Pulasan ang mga illegal na nakaparada sa tapat ng government compound na ito sa Quezon City pagdating ng interagency clearing operations kanina. Tino ng Quezon City DPOS ang mga inabutang walang driver. Tinikitan ang ilan. Siyempre, alam mo naman tayo eh. Wala naman tayong panadaan na kuwan. Kung nakasanayan mali, eh yun yung pinakamahirap baguhin, yung pag-uugali ng mga driver, mga motorista na akala nila yung lansangan, pag walang dumadaan, eh pwede nating paradaan. So yun yung challenge. Ang sabi raw ng Pangulo sa DILG, kapag hindi na ibalik sa motorista at pedestrian ang mga kalye at bangketa bago mag-September, mga lokal na opisyal ang sisingilin. Binanggit ni Pangulo na pagbibigay, kung sino mang lokal na opisyalis na hindi sumunod sa kanyang mga pag-uutos at sa DILG, imbestigahan na kagad namin at kung meron kami rekomendasyon na sila isuspindihin at ibibigay namin sa Office of the President, hindi ho siya magdadalawang isip na pirmahan ang mga suspension orders. Meron ho tayong Highway Act. Yung Highway Act sinasabi na ang ating mga kalsada dapat clear and clean of all obstructions. No? Hindi lang ho mga illegal park vehicles, hindi lang mga vendors, pati na ho yung mga obstructions like yung mga billboards, mga structures na nakakasabgabal ho sa right of way ho ng mga national roads natin. Maglalabas daw ang DILG ng memorandum circular na mag-uutos sa mga local government na iayon sa utos ng Pangulo ang kani-kanilang mga traffic plan. We will tell the local government units, specifically in highly urbanized cities, to tell them that if they have ordinances that allows structures in the sidewalks and in the streets, na amendyahan po nila yung kanilang mga ordinances. Para sa buong bansa ang kautusan, pero nasa Metro Manila ang pinakamalaking problema. Sana ho matugunan na ho sa kauna-unahan po nating Metro Manila Council, kasama rin ho yung mga bagong halal na mayors. Kasi sir, we have to accept the fact na mayroong local government code at tama ho kayo dyan. At bawat local government po may sarili din ho mga ordinansa sa usapin ho ng pagpaparada, pag-aalaw ng mga vendors. So kami ho napakalimitado. Matagal nang idinadaing ng DPWH, biruin mo naman daw, noong 2018, umabot sa 1.5 billion pesos ang ginastos ng gobyerno sa Metro Manila pa lamang para mapaluwag ang mga kalsada. Pero winaiden natin, tapos nakikita natin na bumabalik yung mga tinanggal nating ISF at kuminsan na maraming mga vehicles na ginagamit as parking yung ating mga winaiden na roads. Halimbawa, itong road widening sa Niya Road na pagkatapos paglaanan ng 90 million pesos, ginawa lang parking lot ng iba, palengke naman ng ilan. Sa ilang parte ng kalsada, ginawa namang terminal na ng jeep. Ang service road sa Quezon Avenue, isang malaking garahe na rin ng mga residente. Sabi ng MMDA, 30% ng 1.1 million kilometer road network ng Metro Manila ang barado. Kayang-kaya raw ng local governments ayusin ang problema kung gugustuhin lang nila. Mark Salazar, Nakatutok, 24 Oras.